Kamusta mga tol? Oo, eto na inaantay nyo. Dahil ang ganda ng stats ni Kai Soto, diba? Sa laban ng Gilas Pilipinas tsaka New Zealand, bibigyan natin siya ng sarili niyang breakdown, hanip. Nag-improve na nga ba si Panungket mga tol? Abay, tirahin na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, si Panungket sa larong ito mga tol ha, 19 points, 10 rebounds, 7 assists, 1 steal, 2 butata at 2 turnovers. Almost triple-double na rin eh no. 8 out of 14 sa field goals, 0 out of 2 sa 3 points at 3 out of 3 naman sa free throw. Tapos plus 11 pa siya sa plus minus, nice naman. Okay, ito isa-isa natin mabuti ha. Sa first quarter, unang-unang tira din ni Panungket. Ayan, screenan sila sa weak side. Tapos drive and kick out, Scotty Tuhati oh. Ayan, sa corner si Panungket, mukhang normal naman ginawa niyang tira eh no. Ayan, portrait, tungkap naman yan. Okay, ito pa, slip screen si Panungket oh. Sakto, nag-show defense yung New Zealand. Napasahan tuloy siya, pinuwersa na nga ni Panungket. Nice, ayun sabit ka dyan tol. Ah, at tingnan niya ha, slip screen naman ginawa niya at mukhang yan naman talaga yung game plan kasi si Justin Bauman Revival yung may hawak ng bola, 'di ba? So malamang iipitin talaga yan sa mga pick and roll. Ay, tingnan mo, ang ganda oh, trapas niya kay Pasador. Nice assist Panungket. Oh, dito ay sa ilalim, 'di ba? Screen na ng New Zealand at nung itinira na, sinilip naman niya yung tao niya bago pa siya rumibound. Okay na yan, eh. Medyo malayo naman kasi yung tao niya eh, no? Tapos dito naman nasa ilalim siya. Lumabas yung tao niya. Ayan, no? Very good ginawa niya. Taas kamay kagad. Tapos lateras at taas kamay na naman kagad bago pa siya tumalon. Good contest siya, no? Pumasok nga lang yung tira. Oh, ito pa, kick out sa corner. Nakita ni Panungket, ay libre, titira na siguro 'to. Pero sinilip niya muna uli yung tao niya bago siya pumasok. Kumbaga sa school mga tol, yung ginagawa niya na ganyan, sumisilip siya. Pwede na yan, eh. 85 yung ganyan, eh. Ayan, yung ganito kay Pasador. Ayan, tingnan nyo, o yan, 98 yung grade niyan. Eh, na-rebound na nga ni Panungket. Eh, kasi malayo naman talaga yung tao niya pag silip niya, kaya pumasok na nga siya. Pero yung ganyan kasi, mga tol, ha, meron pa rin chance na makarebound pa rin yung tao mo. Eh, paano kung malayo tumalbog, di ba? Eh, pumasok ka na sa loob. Kaya mas tama talaga yung kay Papa Dwight. Eh, tinimaw ginagawa ni Papa Dwight, oh. Pero pwede na yung ginagawa ni Panungket kasi sumilip naman siya, ayun, na-rebound na nga niya. O, ito, perfect example. Pumasok na naman siya, di ba? Eh, tingnan mo, oh, natapik na nga ng tao niya. Bakit? Eh, kasi nga, nakapasok din sa loob yung tao niya kasi nga pumasok siya, eh. Imbis na ang gawin niya, sandalan na lang kagad niya yung tao niya, di ba? Ayun, buti na lang, tumuro si Pogi na ako, tuloy nila yung rebound. Tapos ito, depensa. Eh, si Panungket, oh, umipit sa ilalim. Ang sabi ko last time, di ba? Ganyan talaga yung depensa ni coach team, eh. Priority talaga nila depensa ang palagi, yung loob. Ayan, kinikaw tuloy sa tao niya. Ayan, portray, patay ka dyan, Panungket. Pero okay lang yan, kasi ganyan naman talaga yung depensa pinapagawa sa kanya, eh. Tapos ito, pinch post play ito. Ayan, tama, Panungket, tinan mo, ho. Huwag na huwag kang gagalaw kapag umi-screen ka, ha. Tapos roll ka agad siya, nice naman. Tinira na nga Justin Bowman Revival, patay ka dyan. Oh, ito, depensa naman. Ayan siya sa weak side, oh. Nung itinira na, pumasok kagad siya para rumibound. Ayan, very good yan, Panungket. Naka-rebound na nga. At yung lagi nilang ginagawa sa opensa, si Panungket nasa wing palagi. Oh, ayan, tingnan niyo depensa, oh. Inatrasan siya kagad, di ba? Open siya, eh, no? Pwede niya atakihan niya, no? Kaya jumper niya. Pero bigla niya ipinasa sa corner kay Pogi. Portrition! Ay! Oh, ayan pa, tingnan niyo. Same play lang talaga to, eh. Ipapasa sa kanya sa wing, tapos siya yung tagapasa dyan. Yan ang ginagawa nila kasi sabay silang dalawa ni Pasador sa loob kasi Pasador nasa ilalim nakapwesto. Siya sa ibabaw para merong spacing, di ba? Oh, ayan na naman yung pasa sa weak side. Open niya, for 3. Nakatungkap naman. Oh, ito ang ganda ng ginawa ni Tusan dito, mga tuloy, no? No look pa sa kanya. Ayan, no? At okay yung ginawa niya rito kasi itinira na niya kagad para hindi na makarecover yung depensa, di ba? Ayan, pumasok naman yan. Tapos to, depensa naman. At ayan mga tol, natuwa talaga ako dito kasi palagi ko sinasabi dati pa, diba, na kahit sa perimeter, taas mo na kagad yung kamay mo, Panungket. At laki-laki mo eh. Kaya napakaganda talaga ng ginawa niya contest. Ayan, tingnan mo oh. Kasi walang delay, diba, kasi nga kanina pa nakataas yung kamay niya. At yun, napareak pa nga siya kasi kapos yung tira eh. Nice di. Hoy, like mo, ano na, sarap ka na naman manood eh. Hindi ka naman magla-like eh. Na mag-like ka na. Tapos ito, second quarter, pagpasok pa lang niya, doon na naman siya sa wing nakapwesto, no? Tagapasa talaga siya doon, eh. Ang comment ko dyan, mga tol, ha, siguro mas okay kung ilapit pa niya ng konti. Dito lang sa may 3 points lang malapit, eh, no? Yung pwede niya itira, di ba? Kaysa ganyan kalayo, layo-layo niya, eh. Kaya ang ginagawa, inaatrasan talaga siya ng depensa, eh, no? Pero naipasa pa rin naman niya sa loob, nice pass, oh, assist na naman yan. Tapos ito, re-rebound, eh, tinan mo, again, perfect example na sinabi ko kanina, oh. Nakapasok na naman yung tao niya sa loob kasi pumasok nga rin siya. Ayan, nagkaroon tuloy niya sa matapik pa yung bola, eh, no? Ayun, tapika, na-rebound na nga nakalaban. Ano, nag-guess nyo na ba? Huwag nyo papasukin sa loob ang mga rumi-rebound. Harangan nyo na kagad kahit malayo pa para walang chance na ganyan, no? Ayun, sinalya tuloy siya. Buti naman, naitaas niya kagad yung kamay niya, eh, no? Nakapag-contest pa nga siya. Ayan, tingnan mo, oh. Shoot na sana yan, mga tuloy, no? Pero dahil napakatangkad ni Panungket, eh, kinuha lang sa Mering yung bola, eh, no? Pwede talaga sa FIBA yung ganyan. Very good, Panungket.
At ito, natuwa ako dito kasi parang alam na alam talaga niya yung play nila. Sabi niya kay Tusam, teka lang Tusam, patayin mo ako. I-screen kasi ako dito eh. O siya, di ka na Scotty, ha? Kita nyo, oh. Nakakatuloy na maganda si Scotty Tuhati, di ba? Yan, nakaloy up tuloy eh. Tapos ito naman, re-rebound sa may free throw. At ayan yung sinasabi ko kanina, di ba? Sandala mo yung tao mo, tapos nakatukod yung paa niya. Yan, maganda, oh. At nung pababa na yung bola, tsaka mo lang bibitawan yung pagkakasandal mo. Ganyan, tingnan mo, oh. Yan, tama, panukit. Tandaan mo yan, ganyan, ha? Ayan, tingnan mo, oh. Walang chance tumalon yung sinandala niya, di ba? Eh, di wala rin chance makatapik ng bola yung sinandala mo na, eh. Eto, okay rin to eh. Sumalaksak si Justin Bourne Revival. Ang sikip na oh, dalawa sila doon nakatayo. Kaya ginawa niya, lumipat kagad siya ng pwesto. Yan ang tama, buti naman, tinan mo. Ginagawa niya, hiningi niya ng bola. Libre kasi siya eh, no? Ayun, nice pa si Pogi oh. Dak-dak! Kay Soto, ginulat ang mundo. Sama na siya, kill-on nila. Dak-dak! Kaso eto, kagaya kahapon, pinakita ko, diba? Ang tagal ng bola talaga sa kanya eh. 8 seconds yung naubos sa shot lang. Huwag masyado matagal, panungkit ha. Ay, taka mo ipinasa, tapo, anong sabaw. Pero dito, naka-hand up screen naman siya kay CJ Paris Overload. May libre pa si Kenjo tsaka Softrix, patabang nga lang yung sabaw eh. Patay ka dyan. At ito yung inbound, tingnan mo oh. Tinitingnan niya kasi yung gitna, di ba? Katulad hindi niya napansin yung tao niya nasa corner na pala eh. Eh shooter pala sa triple si tao niya. Yeah, 4-3, patay ka diyan panungkit. Now ito yung isang talaga kailangan baguhin ni panungkit mga tol, no? Yung body language niya, yeah, kita niyo oh. Oo, masama naman talaga yung pasa ni CJ Paris Overload. Pangit talaga eh. Pero kasi sa atin, di ba? Kadalasan kapag ganyan sabihin natin, tol, bawi na lang tayo next time. Ah, ganun, di ba? Ganun ginagawa natin eh. Hindi kasi ganun yung body language ni panungkit. Eh, kita niyo oh. O, yan pa, sa poster, tingnan nyo mabuti, oh. Hindi siya napasahan, di ba? Tingnan nyo, body language niya. Tingnan nyo mabuti, oh. At tapos, nagsina naman siya dito. Hindi niya naman siya napasahan. Tingnan mo uli ang body language niya, oh. Wala na, parang tinatamad na nga siya dito. Hindi man lang nga pumasok, parang rumibot, tinatamad na, eh. Nakatayo na nga lang, eh. Hanggang matapos yung play, nakatayo na lang siya dito, eh. Pero dito naman, bumawi naman siya uli. Tingnan mo, tinaas kagad niya yung kamay niya, oh. Very good, oh. Tapos, tsaka siya tumalon, di ba? Kita nyo, contest, okay, di ba? Wala nga kasing delay kapag ganyan nakataas kagad yung kamay. Eh, tungkab na nga. At ito, nagustuhan ko rin to eh. Bakit? Kasi, tingnan mo, oh, naglalateral siya, nakataas na kagad yung kamay. Nice, di ba? Oh, ano, asa na yung mga nagsasabi sa akin na, tol, mali yung sinasabi mo eh. Mahirap itaas yung kamay mo kahit naglalateral ka pa. Mahirap yung gano'n. Ano na, tingnan mo, lumabas kayo. Tingnan mo si panungkit, nakataas na rin yung kamay niya habang naglalateral siya, di ba? Very good, panungkit. At never niya binaba yung kamay niya, ha? Ayan, hindi tuloy nakatira, oh. Very good ka dyan, panungkit, ha? At nung itinira na, umalis kagad siya sa ilalim ng rim, umesto siya para makarebound siya. Nice naman, panungkit. Ayun, tapi ka, nakuha na nga niya yung rebound. Tapos third quarter, inbound play, oh. Mukhang confident naman yung tira niya rito, eh, no? In rhythm naman yung tira niya, oh. Tungkab nga lang. O, ito pa, isa, galing din sa inbound to, eh, no? Tingnan niya ba tayo, mga tol, ang layo, eh. Kaya kailangan talaga, may pasok mo yung mga ganyang open shots, diba? Yan nga, 4-3, tungkab na naman. Tapos ito, flip screen na naman siya, oh. Again, mga tol, tama yan, ha? Kasi tinatrap nila si Justin Bourne Revival. Napasaan tuloy siya, yan, tinan mo, sinilaksak kagad niya, sabay drop, paski pa sa door, nice naman. Kaya panaypasa din talaga sa kanya rito eh, no? Ay kasi nga, ayan o, trapping defense ang ginagawa ng defense eh. Buti na lang talaga, maganda yung nilaro yung panungkit. Eh no, bawang sa pansitan. O, isa pa panungkit, foul counted pa nga, sumakay ka pa, tol, wag ka lang malikot. Ayun, yung dito nga lang, no? Hindi niya may atras yung defense talaga. Kaya ginawa niya tuloy, bye-bye daw yung tira eh, oh. Meron ako nabasa ng comment dito, eh, sabi sa akin, tol, okay lang yan, mag-bye daw si panungkit para mapasama yan sa arsenal niya. Eh, tanong ko sa'yo, shooter ba si panungkit? Eh, di ba, hindi naman ganun pa shooter. Tapos, by the way pa, papatira mo. Eh, di lalo mahirap makashoot kapag ganun. Ayan, tingnan mo, well contested tuloy yan. Wala tuloy tinamaan eh. Kung malapit siguro sa ring, okay lang yung medyo pa by the way. Pero ganyan kalaya, wag na lang. Mas gusto ko yung ganito, panungkit, oh. Gamitin mo yung laki mo, pwersahin mo, parusahan mo sa loob na ganyan, eh, sikuhin mo, oh. Kaya mo naman ang ganyan, eh, bakit babae the way mo pa? Eh, kaya naman palang ganyan pwersahin, eh, mabahanda yan. Hindi naman kasi ganun kalaki mga player ng New Zealand, mga tol, eh. Kung si Aqua mas Steven Adams yan, di ba, huwag mo talaga subukan. Hindi mo mapuwersa talaga yun, eh. Pero yan, pinuwesa niya, oh, napaul na nga siya. Tapos ito, tapi ka naman, nakuha pa nga ni panungkit, oh. Tapos tinira niya kagad, yan tama yan, tira mo na kagad kapag ganyan, yung tukab nga lang. At gaya kanina, dyan siya pupuesto, oh. Tapos again, ang depensa, aatras na naman siya kasi alam, papasa lang siya, hindi siya titira eh. So ang tanong natin dyan eh, bakit ba hindi tinitira yan ni panungkit? Tanong niyo muna siguro kay coach team, no, kung pwede ba niya itira. Kasi dito sa laro na to, never ko talaga nakita, itinira niya ganyan eh, palagi lang niya pinapasa eh. Medyo malakas nga lang yung pasa niya, buti na, sinuwerte pa rin yung ginas dito. Oh, diba, tingnan nyo, parehong-pareho lang talaga eh. Ang layo ng depensa, di ba? Kaya na ipinasa niya, ayan no, natapik na nga kasi nga ang lalim ng depensa, kanina pa siya nilalayuan eh. Kasi nga alam, papasa lang siya, di siya titira eh. Oh, diba, tingnan nyo, parehas lang talaga to eh. Hindi ko lang talaga alam kung para kanino ba yung pasa niya. Tingnan mo, sumigaw pa nga siya pagkapasa niya eh, no? Kuha bola! Pero nakarating naman kay Tusam yung bola, naka-assist pa nga tuloy, napareak pa tuloy si panungkit.
Oh, ito naman, hand up screen siya kay Scottie Tuhati. Tinira na kagad sa 3 points eh. Oh, patay na naman, naka-assist naman sa Panungkit. Tapos dito naman, isolation sila kay Panungkit. Yan, taas mo kagad ng kamay, oh. Tinan mo, hindi na kagad tinitira, diba? Step back 3 points pang ang ginawa. Pero maganda naman yung kontes si Panungkit dyan, ha? 4-3, patay ka dyan. Yan yung malaking pagkakaiba na napasin ko kay Panungkit ngayon, mga tol. Dati kasi, diba, palagi ko sinasabi, habang patalon siya, nakababa pa yung kamay niya eh. Pero para nabago na niya yun eh, no? At tinan mo, nakataas kagad yung kamay niya, hindi pa siya tumatalon, no? Kaya mas maganda talaga yung mga kontes niya ngayon. Naharangan na kasi kagad na kamay niya, yung vision natitira eh. Tapos wala rin delay kasi nga kanina pa nakataas yung kamay niya, nice kontes siya, no? Tungkab na nga. Tsaka ayan, tingnan mo, oh, nakabuka kagad yung kamay niya sa ilalim, di ba? Hindi na ako napapasigaw ng, buka kamay, Panungkit, buka kamay! Kahit nung gumit na siya, nakabuka pa rin yung mga kamay niya, ayos siya, Panungkit, ha? Kaya nung ipinasa, tingnan mo, ayan, natapik pa nga niya kasi kanina pa nakabuka yung kamay niya, naagaw pa nga nila yung bola. Yun nga lang, dito na makagaya kanina, sinilip niya rin yung tao niya, di ba, bago siya rumibout, pero di naman niya hinarangan, sinilip lang niya eh. Ayun, nakapasok tuloy sa loob. Tingnan niyo si Tusa, mga tol, tsaka si Papa Dwight, ayan, no? Yan yung mas tama talaga, di ba? Pero bumawi naman siya, nabutatapa nga niya yan. At dito nakabawi din siya rito eh, no? Binaxout siya pero nakatulak naman siya. Ayan, no? Nice Panungkit, gusto ko yan, ha? Kahit binabaxout ka, lalaban ka lang lagi, ha? Laki-laki mo, lumaban ka lagi. O yun, tingnan mo, naka-rebound pa ka, nakapuntbang pa ka. Nice Panungkit. Sa larong ito, mga tol, no? Hindi ko naman nakita si Panungkit, natatamad-tamad mo ba? Hindi ko nakita, wala ko nakitang ganun eh. O yan, mas maganda yung backshot niya ngayon. Ayan, no? Ayun, naka-rebound na nga siya. Tapos sa fourth quarter naman, noong nagkaroon na ng momentum yung New Zealand, si Panungkit, oh, umiscreen tapos ipinasa sa kanya, parang kumpiyasa talaga yung jumper niya eh, oh, patay ka dyan. O, ito pa, isa, fast break sila. Tingnan niya mga tol kung saan tumakbo si Panungkit. Yan talaga yung uso ngayon eh, sa gitna palagi tumatakbo yung mga sentro sa fast break, diba? O yan, napasahan na nga siya, oh, dak-dak! Kay Soto, ginul si Real Madrid sa malaya kami na dak-dak! Ah, so to, depensa naman sa pick and roll, sabi niya, switch tayo to, switch tayo! Kaso lang, lumusot yung pasa, ang ganda ng pasa, oh, layup yan! O, yan pa, isa, tingnan niya, sinasabi niya, doon ka na, tol, doon ka na, ako na dito! Pero nalate naman ng konti yung taas ng kamay niya, diba yan, nakalusot tuloy yung layup eh, oh, pero wala yan, nice defense pa rin! Pero sa larong ito, mga tol, ha, hindi ko naman nasabi na, ay, palagi nilang ina-attack si Panungkit ata sa depensa, hindi ako nakapagsabi ng ganun, ha, pero dito, nasyuta naman siya ng bantay niya. Yun nga lang, yung kagaya na sinabi ko kahapon, diba, yung ganitong pasa, kailangan talaga, mas mag-ingat ka dyan, Panungkit. Normal kasi talagang ginagawa yan eh. Yung unang-unang pasa galing sa rebound, inaabangan talaga yan para agawin yan eh. At yung huling-huling play, last 10 seconds na lang, lamang na 4 yung gilas, diba? Inatake si Panungkit sa switch and tuloy-tuloy lumaya. Pao sa pasitan, inabot pa ka ni Panungkit. Nice D! So yun mga tol, no, sa tingin ko ha, nag-i-improve na talaga si Panungkit. Kasi marami ako inaanap sa kanya dati, diba? Tulad ng mga pagtaas ng kamay kagad sa perimeter, o kaya habang naglalateral siya, o kaya pagbubutata siya, diba? O kaya ibukan niya palagi yung kamay niya sa depensa, nagagawa na niya yung mga yun ngayon. Pati sa opensa, kahit binibigay sa kanya yung tira sa 3 points, diba? Napansin niyo ba? Hindi niya tinitira kahit inaatrasan pa siya ng depensa, libre-libre siya eh. Kasi ang role niya sa play na yun, ipasa pa loob ang bola. Pero kung dati-rati yun, mga tol, basta nakita yung bakal, titira na kagad si Panungkit eh, no? Yung mga tira naman yung mga jumpers, okay rin naman kahit sumasablay yung iba kasi kahit na hindi naman siya sobrang shooter sa mga ganung range, may tira naman siya sa ganung range eh. Open naman yung mga yun, kaya good shots pa rin yung mga yun. Sa backshot, meron din ako nakitang improvement ha. Merong ilang pagkakataon, okay talaga yung ginawa niyang backshot. Pero paminsan-minsan, nakakalimutan pa rin niya. Pero nag-i-improve naman kahit konti. Ang mahalaga para sa akin, mga tol, yung mga rebounds. Bihira ko na sabi na, pasok, Panungkit, umibound ka naman, tatamad-tamad ka. Parang di ko nga ata nasabi ngayon kahit isang beses eh. Tapos ingat na lang siguro sa ibang pasa, Panungkit, lalo-lalo na after mo makarebound kasi haagawin talaga yun eh. Importante maka-fast break yung gilas natin, pero mas importante hindi nila maago yung pasa galing sa rebound. Inaabangan kasi talaga yun. At panghuli, Panungkit ha, yung body language mo, ayusin mo ha. Oo, talagang minsan hindi mo talaga maiiwasan mag-react, lalo-lalo na kapag mainit na yung laro eh, no? Pero ang sinasabi ko rito sa'yo, yung kasing body language na yan, parang sinisisi mo na rin yung kakampi mo eh. Ikaw ba, kunwari, sinasabihin sa'yo ng kapay mo, ano ba Panungkit, ang sagwa ng pasa mo, ayusin mo naman. Patutuwa ka ba sa ganon? Syempre hindi, di ba? Eh ganon din yung sinasabi ng body language mo, hindi mo na sinasabi, pero yun yung ibig sabihin nun. So control your emotions na lang, Panungkit. Masanay ka tumanggap na pagkakamali ng mga kakampi mo. Nagkakamali ka rin naman eh. At isipin mo na lang palagi na bumawi na lang kayo lahat sa next play. Bawi na lang. So ito mga tol, kung gigraden ko si Panungkit sa larong ito ha, ang ibibigay kong grade kay Panungkit, B+. Wow naman! To ba yan? Yes! Yan B+! Eh di ba basher ka ni Panungkit? O ano pa kimagas, maglagay mga hitar ni Panungkit.